Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang hapon po naman. Parang wala na yung nakaw po doon. Kanina yung marami na. Alam niyo, mga kapatid, ako yung matikulto sa inyo. Sino po ang nakarating sa MDC last June, July? June 10 to 15. Meron ba nakarating? Okay. Maraming salamat. Noong kayo po'y naroon, kayo ba'y nakarinig ng panyaya na mga kapatid, kayo pumasok na, tayo mag-upisa na? Wala? Wala tayong narinig ano? Kasi dalawang oras pa, papagsimula, puno na! Wala nang upang pasok. Pagigay pakangkaang, wala ka nang maupuan. Ganun kasigla ang ating mga kapatid. Hindi ko naman sinasabing hindi masigla tayo dito. Ano, yun lang ay parang nakuha ko, mga kapatid, na ibang estilo ng ating mga kapatid sa Kabisayaan. Sir, please. Talagang ang mga kapatid natin doon, ako'y may nakita. Tulak-tulak na stroke, kasama pa. At kung kayo pumunta doon sa labas, may dalang pang mga kampiniri pa, may mga aso. Kasi walang pag-aalaga. Kaya dala nila yung hayop nila para sila yung makonsentrate sa pakikinig ng magagandang mga sermon, mga kapatid. At tinalakay doon yung may kinalaman sa Jesus is coming, gets it bold. Ang Panginoon ay malapit nang bumalik, kinakailangan tayo maging bold sa pagdadala ng pabalita ng ating Panginoon. Kaya isang karapatan sa inyong lingkod na maging isa sa mga tao. Yung unang report ay nasa 30,000 naka-registered, mga kapatid. Pero every day ay nadadagdagan ng nadadagdagan at umabot ng mahigit 50 o 50,000 na mga mananampalataya na walang pukna sa pakikinig ng magandang mga mensahe. Amen. Ay dito sa atin sa Luzon, mga kapatid, pag tayo may mga fellowship, yung dami sa umaga, maswerte na kapag merong kalahati sa hapon. Totoo ba yan? Ibig sabihin, mga kapatid, ay marami pa tayong dapat trabahuin na ating mga kapatid ay dapat maunawaan na ang kabanalan ng araw ng Sabat sa Divine, sa Sabat School at sa EY ay the same. Di po ba? Na dapat ang buong maghapon ng Sabado tayo po'y makikinabang sa mga mensahe nating marinig. Maramdaman natin yung fellowship ng ating mga kapatid ano, na minsan lang tayo magkasama sa ating pananambahan, sa ating district, mga kapatid. Ang kagbalite aking naalala, when I was in college, kung hindi nagkakamali, 1988-1997, kami po'y dumayo ng kagbaliti. At kami tumutuloy kay Ate Opel Wagner. Na sa panahon po niya, sila po ay merong mga maraming bike. Sila ay nagpapa-arkilan sa Mauban. Sino po taga Mauban? Naalala niyo po yun, yung Wagner family doon? Maraming bisiklita. At kami hikap dito sa Sampalo kahit na ulan. Ang malungkot lang, mga kapatid, yung aming leader noon na si Jonathan Oreta, kilala niyo po yun. Yun po ang leader namin sa Mauban at kami po'y nag-voice of youth. At ako po'y ipinagmamalaki ko na ako'y naging kabahagi para ang kagbalite ay magkaroon ng mga mananampalataya. At nung ako'y pumunta doon, aking tinitingnan, wala na akong kilala.
Ngunit ako'y natutuwa na pagbalik ay nagpatuloy at naging isa ng iglesia. Ano? Ang malungkot lang, yung mga leader namin noon ay hindi namin kasama ngayon. At hindi natin kasama. Huwag na po natin pag-usapan kung ano po yung mga milagro na nangyari sa buhay ng ating ibang mga kapatid. Ang mahalaga, tayo po mga kapatid ay narito at ating sariwain ang mga kaganapan sa ating district. Mula si Pastor Bellaruel at ang kanyang puting may bahay ay ipinadala ng ating tanggapan dito po sa district na ito para pangasiwaan ang ating mga kapatid. At ang pinaang layunin ng ating mga manggagawa, ang buhay ng ating mga kapatid ay madalas sa kabanalan at mahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Alam ko kayong pinakinabang sa paglilingkod ng ating manggagawa. At meron kayong mga alaala na hindi ninyo makakalimutan sa kanyang pananatili sa lugar na ito. At ang mga bagay nito ay magiging alaala na lamang natin hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Ngunit mga kapatid, merong darating na isang makisig, guwapo, matipunong lalaki na siyang magiging leader at magpapatuloy ng inyong mitiin sa distritong ito. Kaya sa tuwing ganito, merong kalungkutan at merong kaligayahan. Pero mga kapatid, mangibabaw nawa ang kaligayahan sa ating mga puso. Mamaya ay paupuin ko yung dalawa dito. Ako muna ay mag-share para ito po yung maging pamantayan ng ating paglilingkod sa ating gawain. Gusto kong dalhin sa ating maikling pag-aaral na may kinalaman sa ating turnover ceremony ang may kinalaman sa discerning God's plan. Yung pagkilala sa plano ng Diyos. Tayo po ay nilalang ng Panginoon mula sa lahi ni Adan at ni Eva. At kaninang umapil na busog tayo at tayo'y mapalag sa pagkatay naging kabahagi ng kaharian ng Diyos. Ano? Kaya mula kung tayo'y mabautismuhan, ayon po doon sa mensahe na ating narinig kanina ng ating veteranong manggagawa, Pastor Adam. Alam niyo, maraming bagay na hindi namin malimutan sa ating lingkod na ito. Pastor, ang ating stewardship compliant ay nagpapatuloy at siya po ang ginamit ng Diyos para ang ating mga kapatid ay manatiling tapat sa iba't ibang bahagi ng ating mga buhay. Kaya po'y sumasaludo po sa ating mahal na pastor. At siya'y dumaan din dito. Malungkot lang ang sabi niya kanina. Marami na akong hindi makita. Ano? Pero ako'y naniniwala na kanilang buhay ay napabanal sa pamilya ng ating Diyos. Ngayong hapon, mga kapatid, ilang bagay lamang ang gusto kong banggitin. Ang sabi ko sa inabit natin kanina, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Ang Diyos po ay merong plano sa bawat isa sa atin. Ang bawat iglesia naririto ay merong plano ang Diyos. Noong mga nakaraang mga ilang buwan ng pastor na inorganize natin ng anong Valley Verdad. May isang taon na, dalawa na, company. At ito'y magiging organized church. At si Pastor Adam na ang magpapa-organize as a church. Pag ito po'y dumating na sa 45 members, meron po bang 45 members? Ang Valley Verdad? Ano, pwede niyo pong i-apply. Ang sabi ko kay Elder kanina, mas maganda kapag kayo nagkaroon na ng church. Diretsong ikakabit na yun, Valley Verdad Church.
kasi organized church na. Pero kapag hindi pa organized, walang pangalan pa. Ano? Kaya sabi ko, mas maganda, ipo-organize natin. At kung ang ating district ay nagkaroon ng 10, 12 iglesia, ay dito'y hahatiin na. Ano? Gusto niyo ba si Pastor John ay dito na? Hindi na alis? Ah, hati natin ang ating district. Pero matagal-tagal pa yan, mga kapatid. Ang Diyos po ay merong plano sa bawat isa sa atin. Okay. Meron ilang mga mahalagang sulat na binabanggit dito, mga kapatid. There is a reason for your existence. Merong dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. May dahilan. Ako'y naniniwala na hindi accident ang pagpunta niyo dito. This is a plan of God para ating saksihan ang ating turnover ceremony. Sapagat ito'y ipinanalangin natin, plano natin na tayo darating sa ganitong oras para ating saksihan ang mahalagang programa para sa ating tinatawag na turnover ceremony. Ang sabi dito, mga kapatid, ang Diyos po, He has something special for you to accomplish that you can do. Ang Diyos po ay merong mga plano na dapat ito po'y mangyari sa buhay ng individual. As a church, at maging sa ating pastor, ay merong plano ang Diyos kung bakit siya dinala sa iglesia nito. At ang sabi ng isang sulat, ang kanyang mga magagawa, if you don't accomplish that what God's want, He will call someone else in your place, but he or she will never able to do exactly what it was the Lord wanted you to do. Kung halimbawa, ang ating magagawa ay merong mga plano na hindi nangyari, ang Diyos ay tatawag ng panibagong manggagawa para yung plano ng Diyos sa ating manggagawa na hindi nangyari, tatawag ang Panginoon na ang kanyang plano ay hindi katulad ng plano sa bagong o doon sa tinatawag natin unang pastor. At ito rin po ang binabanggit ng ilang mga manunulat na kung bakit tayo mga kapatid ay narito, ang gusto kong ibigay sa atin ay yung comparison. Hindi pwede tayong magkumpara ng ating mga manggagawa sa nakalipas at itong darating na manggagawa. Sapagkat ang sabi ng mga scientist, mga kapatid, ang sabi niya ay ganito, doon sa tinatawag natin ibang bansa, yung tinatawag natin is snowflakes. Na sabi ng mga scientist at kanilang pinag-aralan yung mga yelo na bumabagsak buhat sa langit, ang mga scientist ay kumukuha at nilalagay nila sa tinatawag natin microscope. Pero ang sabi nila, mga kapatid, no snowflakes have the same pattern. Wala silang nasumpungan na magkaparirong hugis. Ang sabi ng mga scientists tells us no two people the same fingerprint. Wala rin magkaparirong mga fingerprint ng mga tao. Ilang bilyon na ang tao sa mundo, pero walang nasumpungan na parehong fingerprint. At kahit doon sa tinatawag nating the same genetic mix-up, kaya kahit yung mga tinatawag nating mga kambal pala, meron talagang pagkakaiba yan. Kahit yung fingerprint nila ay magkaiba. Magkaibang pag-iisip, magkaibang anyo. Wala. At ang sabi niya, kahit ang wala siyang ginawang mga tao na ipariw ang pag-iisip,
yung feeling at yung karanasan. At ang sabi pa, mga kapatid, pagdating sa tinatawag natin farmers, yung mga butil na kanilang itinanim, at nung ito'y tumubo, walang pareho na the same ang pagtubo ng mga binhi na kanilang itinanim. Ang ibig sabihin lang, mga kapatid, walang parehong manggagawa ang kanilang kakayanan. Merong iba't ibang kakayanan ang ating manggagawa. Kaya itong ating manggagawa, mga kapatid, iba't iba ang kalakasan, iba't ibang mga pamamaraan ang kanilang gagampanan at hindi pareho. Kasi kung tayo po, mga kapatid, paghahalapan natin ang isang manggagawa, bakit si ganito ay ganito, si ganito ay ganito, mga kapatid, mahihirapan, hindi tayo magpapatuloy sa ating pananampalataya kapag ganun po ang ating inisip. Ibig sabihin, mga minamahal, mga kapatid, iba't ibang karanasan, iba't ibang kakayanan ng mga tao, kung kaya't ang sabi po ng pag-aaral, iba't ibang mga bagay ang pwedeng mangyari sa iba't ibang kaparanan at iba't ibang leadership na kanila pong ginagawa, maging sa loob at sa labas ng ating iglesia. At ang pangalawang bagay, mga minamahal na mga kapatid, ang sabi dito ay, the second thing to know about God's plan for you, He is capable of bringing it up for you if you will constantly look to Him, trust Him, and seek to obey Him. Ito po yung mga bagay na dapat natin isaisip, na samantalang tayo po ay naglilingkod pari-pariho, meron tayong iba't ibang kakayanan, meron tayong iba't ibang karanasan na maaaring maranasan natin. Ngunit, hindi po pwedeng maging pariho ang magiging kaganapan ng ating mga Pasko sa Espiritu na kanilang pinupuntahan. Kaya hindi po pwede tayo magkumpara sa ating mga manggagawa. At kung ano ang plan ng Diyos, kung ano po ang plan natin, strategic planning, mga proyekto, mga kapatid, at sama-sama natin dinalangin sa Panginoon, ito'y mangyayari sangayon po sa panukalan ng Diyos na hiningi natin sa Kanya. Kung ano po ang nais ng Diyos sa Espiritu nito. Kung kaya ngayong hapon, mga minamahal, mga kapatid, ay ang Diyos ay merong plano, at ang plano ng Diyos ay hindi sa ikasasama ng bawat isa sa atin, kundi ito'y magdudulot ng kabutihan na siyang nagliligtas ng marami mga tao sa ating kapaligiran. At ito ang layunin ng ating mission. Tayo po ay merong mission, na ang mission natin ay ipangalan ang Ebanghelyo sapagkat ang Panginoon ay malapit nang bumalik sa lupang ito. Kung kaya ngayong hapon, mga kapatid, ay ating tatawagan ang ating dalawang manggagawa. Bigyan po natin sila ng upuan. Sila ay uupo dito, mga kapatid. At ako po ay mayroong payo din. Una po sa ating mga kapatid. Ang una ko pong pakiusap sa inyo, mga kapatid, kung kayo po ay hindi pa nakakabayad sa lesson, ay magbayad na po kayo. Ano? Kasi mahirap naman po na isasalin pa natin pastor sa panibagong pastor yung ating mga bayarin tungkol sa ating lesson. Yan naman po ay tungkulin natin. Ano? Hawakan din po ang ating mga batang manggagawa. Kasi alam niyo po, nung ako'y nasa district, pastor, yung aking lesson ay mahigit 50,000. Yung dalawang buwang konsulto ay kulang pa. Kung i-charge po ito sa akin, ay wala na po makain pamilya. Ano? At alam ko naman po na ito'y alam ninyo. Ako lang po'y nakikiusap at nagpapaalala sa atin para pagkalis po ng ating pastor
ay di clear na po ang lahat. Ano mo, walang alalahanin. Hindi natatawag si Pastor. Pastor, nilagay mo dito yung may utang pa si ganon. Ba't dito yung malapit na kanyang maningil? Ano? Alam niyo mga kapatid, ang mga pastor, nahiyan talaga maningil. Alam niyo kung bakit? Pag kami nagdadalaw, pinapakain niyo. Pag alis, may pitbit pa. Ayaw, 120, sisigilin pa. Ano? Nakakahiya naman. Ano? Pero kapag ito po'y naipon, ito po'y malaki din. At ito po ay maging dahilan para ang inyong magagawa ay hindi makakain. So narito po yung ating manggagawa, si Madam ay may bata, ano, nagpapatulog. Okay. So, yan naman po yung makakasama niyo ng mahabang panahon, mga kapatid. Okay, nasaan si Madam? Okay. So mga kapatid, pagkatapos nila pong magsalita, ay pwede po ba yung mga head elder na naririto ay magsalita din, pasasalamat at pag-welcome sa ating bagong district pastor. Yun ang po ang sasabihin natin. Ano? Kung kayo po ay mayroong sasabihin pa na parang kay Pastor Villarwell ay sa farewell party nila lang po sasabihin. Kung kayo po ay mayroong party, ay dito yung sasabihin ang lahat, iyaka, yakusa, ano. Pero ang gagawin po natin dito, pasasalamat at pag-welcome sa ating bagong mga kagawa. Okay? Ayan, nandiyan si Madam. Okay. Hello, baby. Masaya daw siya. So mga kapatid, ay meron ito turn over at sasabihin ang ating outgoing pastor at mga hamon para tanggapin po ang ating bagong pastor. Bigyan po natin ang panahon kay Pastor Villarroel sa kanyang pananalita, Pastor. Maraming salamat po, Pastor Aspe. Ang aming pong farewell ay tapos na po. Salamat po sa Sambang Church at galing po sa Uban at sa Bali. Sampalo, Bali, Mauban. Ang Bali magkaiba, ang Mauban sa Miguel po ay magkasama po sila. So, ang ilang bagay na aming pong i-turn over sa aking pong kamanggagawa sa papalit po sa atin sa distrito pong ito. Pastor, ito yung mga hindi ko nagawa, hindi natapos, na nilista ko dito. Maaaring pwede mo ipagpatuloy, pero sabi nga ni Pastor Caspe ay magkaiba tayo ng magiging ng talento. Ganun ba man, sa formality ng pag-turnover, ito po ay talaga ibinibigay po na, sa amin at ibinibigay po namin sa amin pong mga papalit. Sa Sampaloc Church, Pastor Marquez, ang turnover po sa iyo ay ang Kaldong. Ito ay ang magiging mother church ay ang Sampaloc. Ang Kaldong ay nagkaroon na po ng worshiping congregation ito nakaraan. Pero pansamantalang natigil, alam niyo na lang po yung kakalinanan ano? Sa kaldo, ano? Okay. So, yan po ang bagong church planting po na Sampalo. Ang pangalawa po ay magkaroon sila ng patuloy na care group at evangelism sa mga entire barangays. Pag sinabi ko nga entire barangays, sabi ko na sa aming pong camp meeting, pag wala pa pong pito na Seventh-day Adventist individual or family sa isang barangay, po ay an entire. So, ayan. At pangatlo ay mapagpatuloy ang mga gawain pangangalan. Van Gordon. Sa Van Gordon po ay kagay din natin Pastor Caspin, return over po ang pag-organize. Ito po Pastor ay nasa 59 na po ang membership. Aking pong pinunta gabi. Ang Golden England. So 59, pwede na po sila ma-organize. Pangalawang, ang construction building. Yan, nakatinunong pa doon ang construction. At ikaw na po ang magpapatuloy. Pangatlo, ay ang pag-maintain. Masipag sila sa care group, ang body word na wala mong talagang tatalo sa kasipagan nila sa care group. Ano po? Kaya ito po ay ma-maintain lang, magpatuloy. Okay, so care group po nila, Barangay Conception, dalawa. Barangay Dito ay Diyos Kono, Barangay Alupay, at Sityo Balimbing. Yan po ang care group po ng body word na. So parang naman ay ang Takigo, meron po silang care group yan. At meron na po tatlong evangelism na
Actually, ito ay medyo prepared na dahil meron pong binabayo sa dinan. Ang Barangay Banon, meron po niyang na-convert sa channel, hindi pa po nababaptize. At kaya rin po, tinatarget ko rin sana ang Barangay Banon. Ang Mauban, sa Mauban Church ay dahil na migrate ang iba sa iba't ibang mga lugar, ay mapalago ang membership. So, yun ang ano pa sa Mauban, mapalago ang membership. At ganyan rin po ay mapatibay ang mga kapatiran sa lugar po ng San Miguel. Ang pangalawa ay magkaroon ng church planting area. Kung meron sa Palo, meron din po ang Mauban dahil mas malawak po ang area ng Mauban pagdating sa mga barangay. Which could be in 3 barangays. Ito ay, kung sa aking pamumuno, ito ay nasa 3 barangay. Pwede mo sundan, pwede rin hindi. At ito'y nakalagay naman dito. Ang San Lorenzo, ang taxi ay 1 at ang Barangay Alitap. Actually, Barangay Alitap sana ngayong July kung hindi na turnover. E sana yung aming i-work up. Ang San Miguel, ayan, magkaroon ng mga leaders. At dito mga San Miguel natin, active sila kaso wala silang legitimong leaders. Ano, nag-iisa po si Kuya Enzo doon. Okay, pangalawa ay mapatapos din po yung tinatawag natin place of worship doon. Yung ating pong church sa San Miguel. Last, Kagbalite. Kailangan lang po sa Kagbalite ay ang mga kapatiran po natin, brothers and sisters, ay maging active. At pastor, the turnover po ay nasuportahan ang pagdating ng mga Australian. So may parating doon mga Australian this coming September. Sila po ay mag-proceed doon sa loob ng isang lindo. So pastor, ang mga programa at mga activities po na ito, i-turn over po na po sa inyo at nasa inyo na po, kunin niyo po ito, ipagpapatuloy. So, Pastor, welcome po dito sa distrito po ng Mountain View at sana ang kalakasan po ng ang inyong gagawin ministeryo sa lugar po na ito ay kasiyahan kayo ng Banal na Espiritu. Pastor, mayroon ko sa mga kabataan na hindi ko nagawa. Magkaroon daw po ng master guide sa district. May master guide po ang school, pero sa district wala. So, na-request po nila yan. At yung canvassing, di pa po experience sa aming district yan. So, yan po pastor ang isa sa challenge na gusto po nilang ma-experience din dito sa ating district. Kasi na-experience na sila ng camp meeting, lead, iba't ibang mga activities, voice of youth. So, yun po yung aking nabanggit ang hindi po. Gusto nilang ma-experience din at hindi ko talaga po ang master guide. Kaya pagpasensya nyo na hindi ko po i-push sa aking panahon. Ang kapasing, okay sana yan. Kaya lang lipad po ako. Pero yan po yung aking pinaplano na. Okay, so Pastor, maraming salamat. At ikaw na ang duwag mong pagalit sa atin sa dito po sa distrito po ng Mountain View. Salamat Pastor. Siguro ay nandiyan ilang mga list na mga dapat ipagpatuloy. Pero bago ka umalis Pastor ay iwan mo lahat ng mga document, kung ano ang hinawakan mo, yung isang folder, sa envelope. Yung mga, ang pinakamahirap mga kapatid ay ilan ang lesson sa mga churches, dapat nakalagay dyan. Ilan ang i-deliver na lesson, yan po yung mga mahalaga. Lahat ng document ay iwan mo. Yung mga proyekto ninyo ay pagpapatuloy at yan ay isasalin mo ang kapangyarihan sa kay Pastor Adam na siya magpapatuloy ng ilang mga natinbin na mga programa. So bilang pagtanggap, pakinggan po natin si Pastor Marcus Ban sa mga hamon na ipagpapatuloy mo dito sa district na ito. Maraming salamat po, Pastor, sa mga gawaing nangang tabay na ipagpapatuloy ng inyong likod kasama siyempre ng buong distrito ng MVP. Pastor, alam mo naman na tayo maalitan lang. Sa sunod na Sabado ay ikaw naman ang tatanggap ng ilan sa mga gampanin at gawaing nakaabang din sa inyo, Pastor, pagdating sa panumulan. Ako po ay batang lingkod. Ako po ay bale
pangalawang distrito ko lang ito nahahawakan, nauna yung Panukulan. At ito yung pangalawa. At masasabi ko na compare noong una, compare doon sa Panukulan, ay ako ay mas equipped at mas natuto na ng ilang mga pamamaraan patungkol sa paghawak ng distrito. Pero hindi ko po sinasabi na ang inyong lingkod ay perfect or master niya ang lahat. Tanging sa biyaya ng Panginoon kung bakit narito ang inyong lingkod. Kung babalikan ko ang mga halipas at mga primata pa, marahil ang iba sa inyo ay makapagpapatotoo na ako ay makulit na bata. Batang mas short shorts lang daw ako sa conference, pantakbo-takbo lang o patalon-talon lang. Siguro hindi nyo maisip talaga doon na ako ay magiging pastor. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, ako po ay tinawagan na maging pastor. At may approval na ng conference yung pagiging pastor ko. Yung pagtawag ng Panginoon ay may approval ng conference. Ibig sabihin po nitong July 1st ay na-approvehan kami kasama si Pastor Dave na maging regular. So, ito po ay dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. At dahil din sa biyaya ng Panginoon, ang mga hamon na ito, ang mga kapatiran na marahil i-turn over mo kayo sa akin, ang mga churches dito, mga companies, at itong mga activities na mga nakantabay na mangyayari sa hinaharap at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay tinatanggap ko ng inyong lingkod. At umaasa ako na ang ating mga leaders ng church, leaders ng district, ay magiging katuwang ko kung paano nyo sinuportahan ng inyong pastor, ay magiging katuwang ko din sa pagpapatuloy ng gawain sa district ng NBD. Tayong lahat, kasama ng hindi pa natin kasama, ay ating gagawin ang ating magagawa upang may handa sa nalalapit na pagparito ng Panginoon. So, malugod ko pong tinatanggap ang hamon. Tumaasa ako na tayo magtatagumpay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Amen. Salamat, Pastor Adam. Alam niyo mga kapatid, ako'y saludo sa ang magulang ay pastor, ang anak ay pastor. Napakadalang po yan mga kapatid. Meron po kaming mga kasama, ang ama ay pastor, ang anak ay graduate ng pastor, pero graduate na hindi ng pastor. Meron din po. Kasi yan po talaga yung uli po yan mga kapatid. Kaya ganun na lamang ang pasasalamat natin doon sa mga manggagawa na sila ay talagang hinubog din ang kanilang mga anak para sundan ang kanilang bakas ng pagiging manggagawa ng Panginoon. Amen. So mga kapatid, maliban po sa ating mga pastor na nagsalita, pwede rin natin pagsalitain si Ma'am Madilyn, si Ma'am Aliana, ano yung mga bagay na gusto mo rin sabihin sa harapan ng mga kapatid, at ito'y tatanggapin naman ni Ma'am Aliana. Ma'am Madeline. Yan, sabati po sa ating lahat at magandang hapon po. Bagamat kami po ay nakapagpasalamat na noong nakaraang linggo, muli po ay nagpapasalamat po kami sa MBD. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo po na ipinabalas po sa aming mag-asawa. At ngayon po, kay Ma'am Ada, yan. Welcome po sa MBD. At mga kapatid po dito ay mabait, kaya mamahalin po kayo ng lubos-lubusan. Gaya po ng pagmamahal na ipinakita po nila sa amin. At bagamat ako po ay tao din naman po na hindi naman gano'ng perfecto, ay marami din naman pong pagkukulang na ay kayo po ang bahalang magtulong po dito. So yun po, maraming salamat po at happy Sabbath po sa akin. Wala.
Family po ay happy Sabbath sa ating lahat. So ako po ang asawa, Pastor Adam. Hindi ko po in-expect na kung sa sinin. Pero puri ng Panginoon dahil sa unang araw na kami ni Pastor ay nakarating dito sa MVD, ay talaga namang nadama namin ang mainit na pagtanggap ng mga kapatid. Maraming salamat po. Una-una kay Brother Jerry na siyang nag-arrange na aming malilipatan doon sa dito sa lugar ni na Brother Eddie Dayo. Yan. So maraming salamat po kay Nanay Aida na lagi nagbibigay po sa amin ng ulam. Kay Ate Ting na meron kaming sponsor ng eggs. Maraming pong salamat. So patuloy po namin inaasahan mag-asawa ang inyo pong suporta sa gawain ng Panginoon. So sama-sama po tayo matingkod at nawa ay sama-sama din po tayo pagpalain ng Panginoon. Yung happy Sabbath. Amen. Si Mama Diana po isang nurse. At si Ma'am Madeline ay isang guro. So, mapalad po kayo mga kapatid. Lalo tingin tayo po ay mayroong school sa lugar na ito, makakatulong po ang ating mga magagawa. Ano? So, ngayon mga kapatid, bago tumawag sa ating mga headelder para kanila rin i-behalf ng kanilang mga churches, ay siguro ay magbigay din kayo ng ilang mga pag-usap, mga encouragement sa ating mga outgoing sa kanila sa ating incoming pastor. But before that, ay gusto ko tawagan din si Mrs. para magbigay din ng mga payo sa kanilang mga kasama, mga spouses na ating mga magagawa, na kung ano po yung mga bagay na dapat na makita sa atin bilang mga magagawa na tayo po ay walang permanenteng lugar, tayo palipat-lipat, ngunit tayo pinagpapalakasan sa isa't isa, si Ma'am Mary Christine Caspi. Yan po ang sweetheart ko noon. Gaya ng mga yan, hindi ko po ina-expect na ako masasalita. Mama, no? Pero sa mga nakaraan po na mga pinupuntahan namin, nagkataon lang po ngayon ang pastor na ako po ay available kasi yung aking dapat na schedule ngayon ay na-reschedule po. So ako ay napasama ngayon. At na-best po ako sa mensahe ng alin pong veteranong pastor si Pastor Ramude. Inom po namin sila at saka si Inang Minerva. Yan, maganda po kami. Sa hapon pong ito mga kapatid, kagaya ng sinabi ni Pastor Caspe, ang paglipat sa isang distrito po ay hindi madali. Ano po? Lalo't higit kapag ang tahanan ng pastor ay napamahal na sa mga kapatid. Mahirap umalis, mahirap din po ang dumating. Kasi panibagong adjustment, panibagong pag-isama, panibagong environment, lahat po ito ay mahirap. Same, ano po, mahirap po ang aalis, mahirap po ang darating. At yan po ay nauunawaan na po natin bilang mga manggagawa. Ano po, ang aking pong maikling mensahe ay para sa mga asawa ng ating mga butihing pastor. Si Ma'am Yana, Ayana, at saka si Ma'am Madeline. Ano po, ang pagiging asawa po ng pastor ay hindi rin po madali, mga kapatid. Lahat po tayo ay dumarating sa mga challenges. Alam ko po na mga kapatid natin, ang tingin sa ating pong asawa ng pastors ay gayon na lamang, ano po. At gayon na lamang din po ang inyong expectations sa bawat isa sa amin, mga kapatid. Pero nais po namin ipaalala sa inyo, kagaya po na sinabi ni Pastor, ay kami po ay mahina rin. Ang mga asawa ng pastor may mga kahinaan, may mga kalakasan. Kung ano po ang kanilang kahinaan, inyo po silang tutugunan yung kanilang mga kahinaan, ipapanalangin po ninyo sila. Ang kanila pong tahanan ay palagi po natin ipapanalangin. Kasi hindi po porke yung pastor at tahanan ng pastor ay perfect. Ano
po, there's no such thing as perfect na po. Hanggang wala po tayo sa langit, hindi po tayo perfect. Para po sa mga asawa ng pastor, ilan po sa akin pong naalala? Hindi niyo po maitatanong ang inyong rin pong lingkod. Nung ako po ay napangasawa ni Pastor Caspe, ako po ay 21 years old pa lang that time. Wala pa rin kamuha-muha, hindi pa rin po ako marunong, hindi ko po alam. Lalo higit ako po ay lumaki sa isang pamilya na hindi po kami lumalabas ng bahay. Kami po ay school, bahay. School, bahay, wala po kami narating na iba pong mga lugar. Para po sa atin pong mga ministerial spouses, sila po ay dating Shepherdess International, ngayon po ay ministerial spouses. Ano po? Ang sikreto lang po, mga kapatid, sa pagiging tagumpay ng ating po mga asawang pastor, ay ang sikreto po ay yung inyong pong presensya. Ang inyong mga asawang pastor, tandaan po natin, sila po ay maraming mga challenges sa distrito. Kaya po, ang masasabi ko sa ating mga asawa ng pastor, naririyan tayo para tayo ay sumuporta sa kanilang likuran. Mga kapatid, likuran lamang. Hindi po tayo ang haharap on behalf of our husband. Hindi po tayo ang mangunguna on behalf of them. Na po, mga kapatid, hindi porke tayo ay may mga instances po na kapag medyo mas marunong ang asawang babae, siya na ang tumatayo dyan, siya na ang mag-lesson, siya na ang magse-sermon. Hindi po, mga kapatid. Isa pa pong naalala ko, nung kami po ay dalhin sa North Philippine Union Conference para po i-interview para sa kanilang ordination. Mahalaga po ito. Hindi ko po ito malilimutan. Ako po ay batang-bata pa po noon. Ang sabi po sa amin ng ilan sa mga panelists na nandoon sa North Philippine Union Conference, ang isa po sa mga natatandaan ko, kapag ang ating po mga asawang pastor ay nasa unahan, tayo po ang bahala sa ating mga anak. Ano po? Kasi may mga ilan po mga pastor na nakakalungkot na minsan nagtuturo ng lesson ng kanilang asawang pastor, daladala ang kanilang mga anak. Ano po? So, pag tayo po ay nasa church, ay asikasuhin po natin ang ating mga anak. Magkakaanak din si Pastor Dave at si Mama Madeline. Ano po? So, yan po ay para sa inyong lahat. Yan po ay hindi ko malilimutan sa mga payo. Alam niyo po, may mga payo po sa mga ministerial spouses sapagkat ang pagiging asawa ng pastor po ay hindi po madali. Lahat ng mga expectations ninyo ay nasa sa amin pong pamilya. Pero mga kapatid, kagaya po ng binanggit ni Pastor, wala pong perfect, sila po ay may kahinaan din. Isa pa pong payo. Mga kapatid, kung ano po ang suporta na ibinigay ninyo kay Pastor Dave, ganun din po ang suporta na ibinigay ninyo kay Pastor Marches at sa kanya pong pamilya. Ano po? Sabi po ni Pastor Caspe, no comparison. Magkaiba po sila, mayroon po kahinaan, may mga kalakasan. Pero, ang sikreto po sa isang malusog na distrito, magpalakasan po tayo sa isa, magdalaginan sa isa't isa, at kung ano yung suporta na inyong pong ipinagaloob sa inyong pong outgoing, siya rin pong suporta ang ating pong matatanggap sa ating pong bagong pastor. Ano po? Another one, sa ating mga ministerial spouses, ay isa pa po sa hindi ko makakalimutan na payo sa atin noon, noong mga nakaraan, nandito lang kayo, tandaan po natin, we must not forget that in every success and failure of a pastor's husband is, ano po, a woman. Okay po, hindi lang po yung success, failure pa rin po sa atin po nakasalalay mga asawang babae. So, the success and failure of a pastor, meron po tayong isang woman na nasa behind their back, ang kapatid. So, yun lang po. At nawa po, para sa ating mga kapatid sa distrito, ipanalangin po natin sila, supportahan po natin sila sapagkat hindi po magiging matagumpay ang kanila po
success ng pamilya ng ating pong pastor. Pampalain po tayo ng ating pong Panginoon. Okay, mga kapatid. Ako'y magbibigay din ng ilang mga paalala. Pastor Villaruel, Pastor Marcos Adap, tanda natin na ating bahay ay bahay ng Espiritu. Ang ating kaldero ay hindi sa mag-asawa, sa pamilya natin. Ito ay kaldero ng ating Espiritu. Ang ating plato ay hindi sa ating lang plato ng ating Espiritu. Lahat at ang ating tahanan ay open palagi para sa mga kapatid na maaaring dumalaw dyan. At ang ating tahanan, mga kapatid, malaki man o maliit, sikapin natin na hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. At ang mga kapatid ay kawiwilihan na pumunta sa ating tahanan. So, sa ganitong paraan, mga kapatid, ay magtatagumpay ang banal na gawain sa magitan ng mga leader na ipadala ng Panginoon sa inyong Espiritu. At this point, mga kapatid, ay tatawagan natin ang mga head elder na magpasalamat din at tanggapin ng maluwag ang ating bagong pastor. Sino po ang una? Yung malakas ang loob. Elder ng Mauban, elder ng Sampalo, Kagpaniti, sige po. Kahit konti lang, mga kapatid, pasasalamat sa paglilibot ng pastor at malalhating pagtanggap sa ating incoming pastor. Sige po. Ating sana po. Sa araw na ang Mauban Church, kami po ay makapagpasalamat na kay Pastor Dave sa ginawang farewell party. Pero kami ay kasama ko natin siya. So, nandun na rin yung aming nais ko lang na muling ulit yun na pagpasalamat kami kay Pastor Dave dahil mas mga gawain na isagawa at ipagpapatuloy na gawin na ating pong sa pastor ko. Kay Pastor Mads naman ay nais ko lang pong sabihin sa inyo na pag kayo'y tumako sa Mauban at sa Kagbaliti, mayroong isang bagay na hindi kaya matumba sa sarapit ang makuha niyo. At ang kuha yung vitamin C. Yan po yung limited. Pag pumunta kayo sa Mauban at sa Kagbaliti, pagbalik mo sigurado kadamihan. At isang bagay din ang aking nais at nakikita. Nakita ko sa pangalan ni Pastor ay March. March, parang March siya. Wala pa akong nakita ng command ng backward March. Wala pa. Sideward March. Wala pa. Pwede yung side step. One step backward. Pero naging forward March. So, yun ang aking pananaw kay Pastor. Ang MVP ay hahayo at alak at pasulong dito. At ako'y niwala na sa tulong ng kapatiran at suporta, cooperation, pastor. At sa pangasiwa ng Banal Espiritu ay ang lahat ng mga nabanggit ng Pastor Dave na gawain ay ating mga gawa sa tulong ng Panginoon. Ang Mauban ay mayroong 40 barangay. Ang Sampalok ay may 14. Ang Kagbaliti ay may 3 sitio. Sitio Bagat, Sitio Sentral at Dulo. Sino po ang ating area, Pastor? At sa ngalan ng kapatira ng Mountain View District ay ating tinitingnan ang mas malawak at malaki pang accomplishment bago dumating ang Panginoon. So, welcome po at kami maasa na tayo ay forward march. Sa Palok.
yun ho ang kumpare sa mga kapatid dahil sana din yung nalalaman. Or yun ho ang sasabihin. Ang aking pong nararamdaman ngayong magkakaroon na ng palitan ay naaalala ko nung kami po ay nandito sa Samparok na bago pa lamang. At ako po'y nabibilang sa mga batang kapatid. At si Pastor Adap na senior ay siya po ay isa ko sa nakagising ng bagong pastor noon. Ngayon po na ang unang isip, mga kapatid, na bagamat walang comparison na tayong babanggitin, ay ang para ang mga pastor natin ay aking pong inihahalit tulad sa mga kulay na ating pong aking kilala. Alam natin lahat na ang bahaghari o rainbow ay binubuo ng iba't ibang kulay. At aking pong naisip sa itong mga pastor na umalis, bumarating, ay parang isang kulay lamang doon sa rainbow. Kaya ang higit na nakikinabang mga kapatid, kapag may dumarating at umaalis na pastor, ang gumaganda yung distrito. Dahil iba't ibang kulay po ang dumating sa kanila, mga kapatid. Hindi natin pwedeng tingnan ang isang pastor na isang bahagari, kompleto na. Dahil po talaga wala naman totoong perfect, anong walang kompleto mga kapatid. Bagamat meron mong mga kahinaan, ay mas marami mong ang kanilang dalang kalakasan. Kaya kapag aalis ang ating mga pastor, ay mas nalulungkot mo tayo mga kapatid. At ang mas marami, ay huwag na mong kaming palitan yan, no? O napalantinihin na lamang yan. Yan mo yung nagiging simple kaisipan ng ating mga kapatid. Pero sa kabuuan niya po, ay tanda po natin kung anong kulay meron ang ating mga pastor. Maaari sila ay kulay pula, kulay dilaw, o ano pa mga kulay. Na minsan, yung kulay na yan ay bagay sa inyo, hindi bagay sa iba. Kaya pag hindi bumagay sa iba, ay pag-alis noon, gaganda na kayo. Dahil kayo ay naamunan ng kulay na yon. At sa kabuuan ng ating pong spiritual na buhay, hindi yung religious leader eh. Ano ho? Spiritual leader ay dato po tayo nagiging mapatang mga kapatid. Meron po bang distrito? Meron po bang mga kapatid na sa dami ng mga pastor na kanila hong nakilala, naging tagapamuna nila, sila ay hindi lumago sa pananampalataya? Dapat ay walang ganun mga kapatid. Dapat ay walang ganun. Ako po ay nagpapasalamat. Nung kami nga po ay nagkausap yung pastor marches doon sa Amkiti ng Quezon. Ang isa ho niyong nabanggit ay marami hong expectation sigurado ang NTT. Dahil nga po si Pastor Moody ay natin hong naririto mga kapatid. Eh, iniisip natin kagad ay comparison mga kapatid. Ano? Pero tingnan na lang po natin yung kagandahan. At ako po ay nagpapasalamat mga kapatid. Noong unang panahon kung aking humalaala, tama ang sabi ni Pastor Adam, siya po kasi ang nag-orday sa akin na sinika. Siguro po ang itaturo na yung mga 27, 28. Eh kinakailangan na hong kwersado na hong ordinahan mga kapatid eh. Ordinahan. Ako po'y nagpapasalamat na hanggang ngayon, mga kapatid, ay ako pala'y nabibigyan na hong sa mga maiilan dito sa ating distrito. Dahil ang atin yung mga magagawang tumarating ay halos nangangalahatian lang na hong sa ilan namin. So, nare-realize ko po, mga kapatid, kung ako noong unang panahon ay nasasakyan ang pagdating, pag-alis ng mga pastor, ay ako'y batang bata pa noon, ano, ito mga disiplina, ganyan, Pastor Villanueva, Pastor Torres, Pastor Ari, Pastor Mucke, kung sino-sino na po mga kapatid, ay aking po ngayon nare-realize na sa aking po palang kalalagayan ngayon ay hindi na ako talaga bata. Pastor, hindi na pala talaga basa. Bagamat, mga kapatid, atin pong ipinagpapasalamat ang mga lumipas na leadership ng atin pong district, ano po, nasaksihan natin ang paghahati at kung mayroon pang susunod na paghahati dahil sa ang gawain ng Panginoon ay umanag ng mga kapatid, ako'y naniniwala dahil po ito sa iba't ibang kulay na dumaan sa atin at nakita natin ang kagandahan ng bahagari at sinabi nga ng ating Panginoon ngayon noon,
ay hindi ko magagawin ko sa inyo. Mas maganda ang gagawin ng ating Panginoon dahil tayo po ay naging handa, mga kapatid, sa muling pagbalik ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat, Pastor Dave. Maraming hong karanasan, ano po, tayo hong nasaksihan, napagsamahan dito sa distrito. Ang aking pong dalangin at ang aking pong pakiusap kung paano may naging masigla sa lugar nito ng Mountain View ay mas higit ang inyong magagawa para sa ating mga kapatid sa panahonan. At kay Pastor Marches naman, mga kapatid, ay aalisin ho namin yung comparison. Ina-expect lang ho namin, siyempre, mas maedad din yata si Pastor Adam, buti nang maka-assign ho kayo dito eh. Ano? Pero hindi pa rin ganun kaedanan, mga kapatid. At ako ay naniniwala, kung hindi man mapapantayan, ay siguro ay amin pong maasahan na sabi nga po, ang santol naman siguro ay hindi mo po kumuha ng ibang fruta. Kaya inaasahan ng mga kapatid na pwedeng ang dating santol na maasim-asim ay pag tinikman po ngayon, abay, matamis na yan ah. Ano po, ganyan din naman sa amin ang mga manggagawa. Lalo tingin nga po ang mga anak, ang mga pastor, ang nagretiro na, ay ating pong inaasahan mga kapatid at ipanalangin na sila po ay totoong maging mabuti at itong manggagawa para sa bayan ng Diyos at tayong lahat ay magkaroon po ng kasiguruhan na handa sa malapit na pagpapalit ng ating Panginoon. Maraming salamat. Meron pa akong church? Wala na? Okay. So, salamat ng maraming mga kapatid. We are hoping na kung paano po sinuportahan nyo si Pastor Villaruel ay higit nyo rin susuportahan ang inyong bago pastor. Kami po'y doon dito, mga kapatid. Oh, sandali po. Pastor Adam, tayo po'y hindi ng mga pananalita galing sa ating retired pastor na alam po na ang wisdom na kanyang sasabihin ay maging kapangyarihan ng ating mga magagawa sa atin. Pastor Adam. May kasabihan sa Batangas na kapag ikaw ay kumakain ng bibis ng hari, nagtatrabaho ng pampi. Ay ako'y pinakain ng tanguli at di ako nagtatrabaho ng pampi. Mga kapatid, ang piling ko sa dalawang pastor, mahalin ang kanilang mga tao. Love your people. Ang akin namang pakiusap sa mga kapatid, support your pastor. Dahil wala mong inyo, alam niyo kung bakit? Ang isang ako'y nakakita ng ibis na tumatakbong paghihayag. Ako'y takal-takal. Bakit yung ibis ay paghihayag ay natakbo? Nagsalamin ako at kinagmasdan ko yung ibis. Nakita ko na yung ibis ay pusong-pusong ng maliliit na langgam. Galit-liit yung langgam. Pero pag nagtulong-tulong, ang mabigat na dalahin na dadala. Kaya po ang mga pastor natin ay may mga limitasyon, hindi yan mga saktan, pero pag tayo tulong-tulong, mabibigat na pasanin na dadala. Now, paano natin susuportahan ang pastor? Ako po yung may nabasa sa isang aklat na Modern Parable. Ganito po yung kasaysayan. Ang isang Sunday school pastor ay gumalaw sa kanyang school, Sunday school. Pagdalaw niya, gusto niya may evaluate ang mga estudyante kung hanggang saan na nakapag-aralan. So, pagpasok na sa room, sabi ng mga bata, "Good morning, Pastor. Please come in." Tumuloy naman ang pastor. Pagdating doon sa unahan, sabi ng pastor, "Pwede ba akong magtanong?" "Yes, Pastor," sabi niya ang mga bata. "Ito ang aking tanong. Who broke the walls of Jericho?" Ay sabi ng mga bata, "Not us, sir, not us."
Hindi ko kami, niya. Kapag nagtaka ako kasi po, hindi naman pinagpipinta ka na inatanggin. Inulit niya ang tanong, who broke the walls of Jericho? Hindi po kami. Sabi ng mga bata, kapag din nag-complain ang pastor, the teacher. Sabi nung teacher, sabi nung pastor sa teacher, Madam, bakit itong mga bata tinatanong ko kung who broke the walls of Jericho? Hindi ko naman pinagpipinta. Hindi daw sila. Ano pa nangyayari sa ating school, pastor? Ah, Madam, anong nangyayari sa ating school? Tuturuan ba natin sila kung sa Bible? Sabi naman ng bata, ano teacher? Alam mo, pastor, 7 months ko nang kasama yung mga bata na yan. Hindi yan nagsisinungaling. Sasak talaga ng totoo. Yung bata talaga kinalaman niya ngayon sa pagkabasa ng Jericho. Ng walls of Jericho. Ah, hindi yung nalungkot yung pastor. Nag-complain sa principal. Pagdating sa principal, sabi ay, Madam Principal, gusto ko lang malaman kung hanggang sa natapagong karalan ng mga bata sa Bible, tinanong ko ng improve the walls of Jericho, ay hindi daw sila, wala daw sila magkakalaman. Tinanong ko ang teacher, bakit gano'n? Sabi ng teacher ay, talaga daw totoo, hindi talong nagsisinungan ng mga bata. At dahil ano yung nangyayari sa ating school? Sabi ng principal, alam mo, pastor, yung teacher na yan, 7 years ko lang kasama, ngayon napakatapat, hindi talaga yung nagsisinungan yun. Talagang yun. Pastor, dinala sa school board. Pagdating sa school board, ay diniscuss nila, halos abutin ng alas 2 silang gabi. Pagkatagal-tagal kung sinong nakasira ng walls of Jericho. Saka nilipot ng, saka investiga ng investiga, sabi nung noong mga member ng school board, sige, bayarin na lang kung magkano ang damage. Bakit? Talagang sumusuporta ang mga kapatid sa kanilang tao. Ano man ang mangyari, they support. So mga kapatid, sumuka natin. Mag-ano tayo, mag-experiment, suporta natin. Ako, hindi ko masasabi ako naging matagumpay, pero ang naranasan kong suporta, bukod sa asawa, sa mga kapatid, sa pamilya, ay kayo na lamang. Amen. Ang dalawang ito, kung gusto ninyong makikita ng matagumpay, ang ministry ito, support your people. Thank you, Pastor. Si Mrs. Adam, merong sasabihin po? Alam mo, itong ating mga veterano, minsan na natin makasama sa ganitong mga okasyon. Baka si Madam ay hindi ko sasabihin sa ating mga asawa ng ating mga manggagawang narito. Ano? Okay, si Ma'am. Okay, Ma'am. Kasi pambihira po itong ganito na magkaroon tayo ng mga veteranong mga manggagawa na sa ganitong okasyon ay nakasama natin sila. Thank you, Ma'am. Alam ko po ito ay installation. Okay, so turnover. So, Lisa-Lisa, Lisa na mga nagkakarating. Alam mo sa aming karanasan, masaya ako dyan. Pag-in natin po ito ang kami. Yung paglipat-lipat, yan po ay hindi mabigat. Yan ay exciting para sa akin. Marami akong nakikilalang mga kapatid. Marami akong lugar na napupuntahan. At sa lahat ng mga lugar na yan, ano man ang aming katnan, nararanasan namin talaga kung paano ang Panginoon ay hindi nagpapabayan. Kaya, hindi isang challenge, kundi isang magandang karanasan. Hindi tinatanong na hamon eh. Dahil siguro, sa aking mga kahinaan na walang magagawa, talagang sa Panginoon na lang ako umasa na saan man niya dalahin, kahit saan lugar ang ating mga Diyos ay nag-iisa, hindi nagbabago, or nagpapabago. Kaya, una sa lahat, sa inyong dalawa, hanapin natin
ang magagawa ng Panginoon para sa atin. Hindi ang magagawa ng mga kapatiran para sa ating ministeryo. Unahin natin hanapin ang magagawa ng Panginoon sa atin, magpapagamit lang tayo sa Kanya. Ang lagi kong panalangin, ang banal na Espiritu ay nasa unahan natin. Susunod lamang tayo. Tingin ko ay magtatagumpay ang lahat. Amen. Siguro ay sapat na ang mga hamon, paalala sa ating mga paglilingkod. Kung kaya't ngayon hapon ay ating po nidadalangin ang ating mga magagawa ng tagumpay at kanilang maranasan sa tituina ng banal na Espiritu ang makasama sa paglilingkod araw at gabi. Akin pong ilingan na kami ang iluluhod nito. Pastor Adam, hindi po yung sumama sa amin. Yung mga ordained na mga elders, pwede po yung pumunta dito, mga kapatid. Atin pong ipapanalangin itong ating mga batang magagawa na nagpapagamit sa Panginoon upang ating distrito ay mapaulat at ang ating mga kapatid ay madala ang kanilang buhay sa kabanalan ng paglilingkod. Okay? Kami po yung mananalangin, Pastor Adam. Ipapanalangin ng pastor ay ang ating mga asawa, mga pastor, okay? At ang ipapanalangin ay ang mga magagawa natin. Pastor, here to summary. Tayo po ay lumuhod, mga kapatid. Buhon mga kapatid at sumama kayo sa panalangin. Amang unang banal na makapangyarihan sa lahat na siyang tumawag sa amin upang makasangkot sa gawain ng pagliligtas ng kaluluwa. Narito po kami sa iyong harapan. Nagpapasalamat sa iyo sapagkat sa kabila ng aming mga kahinaan, mga kalikuan at mga pagkukulang ay nagtitimpi kayo sa amin upang kami ay inyong gabitin sa inyong banal na gawain. Panginoon, pangunahan po ninyo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu, lalo-lalo na ang dalawang pastor na ito na magpapalitan ng kanilang distrito. Namin, Panginoon, na sangkapalipunin sila ng kapangyarihan na aakay sa buong sa inyong bayan upang maihanda sa pagsalubong sa inyong pagbabalik. Ang kasan iniatan mo sa kanilang mga balita at dakilang Diyos ay kasan hindi nila magagampanan sa pamamagitan ng kanilang lakas at ng kanilang talino at kakayahan kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Panginoon, gawin mo pong tirama ng banal na Espiritu ang kanilang mga buhay, ang kanilang sambahayan, upang sa pamamagitan ng banal na Espiritu gumagawa sa kanila, ang kanilang mga paglilingkod ay magiging kaapit-apit, sa gayon ay magiging matagumpay. Marami pang mga taong nasa kadiliman na marami pang mga taong na hindi nakababatid ng mabuting balita na sa kanilang nasasakupan na kinakailangang marating sila ng pabalita dahil ang Diyos. Aming itinadalangin na sangkapan mo sila ng kakayahan upang ang mga taong niyaon na ay maihanda sa pagsalubong din naman sa iyong pagbabalik. Narito, Panginoon, ang buong iglesia sa lugar na ito at ang mga elders, itinadalangin po namin sila. Sila'y hindi mga taong mga sakdal. Sila'y hindi tagapanood lamang. Sila'y may mga pasanin po buhatin upang pagaanin ang mga pasanin ng distrito. Itinadalangin po namin dakilang Diyos na inyong po din silang tulungan sa abot ng kanilang makakaya
na ang maisa-isip ay ang gawain na iyong itinawag sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami ginawa mong miyembro ng iyong kaharian. Tulungan po ninyo, Panginoon, na kami makapamuhay ayon sa patakaran ng iyong kaharian. Kami ay iglesia ng iyong itinatag para sa mabubuting gawa. Tulungan mo po kami na kami ay makaabot sa iyong inaasahan sa amin. Dahil dito, dakilang Diyos, itinadalangin namin na ang dalawang pastor sa ampunang kanilang pamilya ay pagkakalooban mo ng sapat na kapangyarihan, kakayahan at karunungan upang magampanan ang iyong gawain na may katapatan sa iyong harapan. Tulungan po ninyo silang mahalin ang kanilang nasasakupan at suportahan ang mga kapatid sa kanilang pangangailangan espiritual sa pangalan ni Jesus. Sa pagpapatuloy po namin, Dakilang Diyos, narito po si Mother Madeline de la Vizima Aliana, kasama po ang kanilang anak. Aming patuloy na tinudulog sila sa inyo. Ang tagumpay na aming mga magagalang ito ay kasama po sila. Kami po'y nakikiusap at kakila po namin Diyos na lang kapag sila ng karunungan, kapangyarihan ng pagtatagumpay na asawa ng aming mga pastor na ito ay patuloy na maging kuliran sa mga distrito ng kanilang pupuntahan. At ang aming mga kapangyarihan sa distrito ay pangunahan nila na may pagtatagumpay. Narito, Panginoon, ang buong ng distrito na may patuloy nilang tulungan ang aming mga manggagawa. Na sila, Panginoon, ang suporta sa aming mga manggagawa ay kailangan namin. Kaya dakila po namin Diyos, kami ay naniniwala na ang lahat ng mga bagay na kanilang kailangan ay pagkakaloob. Balutin po sila ng hiwala ng kapangyarihan na hindi sila magkakasakit sa kanilang mga paglilingkod. Iingatan sila sa kanilang mga paglalakbay, mga gawain, mga paggagalaw at mga paglilingkod araw at gabi. Samahan po sila at hihapon namin Diyos. Kung si Pastor Villaruel ay hindi niyo pinagkalooban ng suprim sa lugar na ito, kami dumadalangin na sa panibagong distrito na kanilang pupuntahan ay pagkaloob ang kanilang kahilingan is lang magkaroon ng mga suprim na siyang patuloy na magbibigay ng kaligayahan sa paglilingkod sa inyong panayagawain. Narito, Panginoon, ang mga inordinahan ninyo mga ito kasama na aming retired pastor, Pastor Adam, aming po itinataas ang aming kamay sa ulunan ng aming mga magagawa nito. Daluyan ang pagpapala, kasiglahan ng kananapalat paglilingkod at ang tagumpay ipagkaloob sa kanila. Alang-alang po lahat sa pananapangalan ng aming dapat ligtas na sa Jesus. Amen. Okay, congratulations.